Hello guys, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Sinusundot ngayon ng offer si Kobe Paras para sa MPBL Imus team sa susunod na season nito. Noon pa man ay gustong-gusto na ng Imus ang mga anak ni Benji Paras na maglaro sa kanilang team. Siyempre, para na din sa kasikatan ng Imus at upang ipakilala ito sa lahat ng MPBL fans na ang Imus ay magiging sikat na ball club sa MPBL gaya ng Ginebra sa PBA. Una nang inoferan si Andre Paras na siyang pinayagan naman ni Benji at ngayon naman, nakatoon ang kanilang pansin sa kasalukuyang UP star na si Kobe Paras. Hindi na dinetalye ng ama ni Kobe kung magkano ang offer ng Imus sa kanya. Basta't, ang pawang sinabi niya ay kasama si Benji sa negosasyon nito sa UP star. Kinumpirma mismo ito ng Fox Sports Philippines na recommend din ang MPBL ni Jericho Deniera, ang longtime teammate ni Benji sa national team during 1980s. At ayon pa sa dalawa, ang liga ng MPBL ay iba talaga at mas kapanapanabik daw ito dahil may dinadala kang pride na iyong pinanggagalingan. Dagdag pa ng Fox Sports, si Kobe ay posibleng-posible maglaro sa MPBL at hanggang ngayon, ongoing pa rin ang negosasyon nito sa magkabilang panig. Hindi daw nila susukuan si Kobe gaya ng pagkuha nila kay Andre Paras. Consistent din ang career stats ni Andre sa MPBL, hindi mataas, hindi rin naman mababa. 5 points per game, 5.7 rebounds per game at 4.5 assists per game na may 18.2% field goals. Noong nakaraang taon, bago pa man magsimula ang season 3 ng MPBL, ay matagal nang sinusuyo ng Imus si Kobe at ayon kay Benji, pumayag naman daw si Kobe dahil na rin sa kapakanan ng Paras family. Ngunit, kailangan kasi noon ng Gilas approval at hindi ito inaprubahan, kaya nanghinayang ang Imus. Pero hindi sila sumuko dahil hanggang ngayon, nag-aabang sila ng go signal. At dahil nga hindi pumayag ang Gilas management, nag-focus si Kobe ngayon sa UP at mukhang sa PBA pa ito papasok dahil pangarap niyang makapaglaro sa Ginebra. Pero anyway, dahil nga sa sinabi ng Fox Sports na posible ito, abangan na lang natin ang mangyayari. Samantala, sa karagdagang balita tungkol pa din sa MPBL, nagpahayag na si Sir Manny Pacquiao, ang founder ng MPBL, na kapag naulit pa ang ganitong game-fixing issue or betting, ay ipapasara niya ang MPBL. Galit na galit si Sir Manny Pacquiao dahil ang team pa na gumawa nito ay sa mismong probinsya niya. Umapila ang House Minority Leader sa NBI upang imbestigahan kung may ibang teams pa ang involved sa game fixing na ito. May mga pustahan din na nagaganap sa loob mismo ng MPBL at ang mga taong yon ay pinaghahanapan ng NBI. Nakikipagpustahan daw ang mga ito sa PBA, NCAA, UAAP at MPBL. Sinuspend din ni Sir Manny ang Sock Sergeant Marlins, pati buong staff nito, players tsaka coaches. Dahil ang mga ito ay nagbabayad ng 20,000 pesos per game para makuha ang panalo. Pinagbantaan din ng NBI ang PBA na baka sila ay may ganitong uri din ng pandaraya mula sa referees, players at officials. MPBL man o PBA, maraming mga fans ang nagsasabing parehong may luto o benta ang laro dyan. Nalungkot naman ang MPBL at PBA Commissioner sa mga naririnig ng fans tungkol sa umano'y dayaan sa kanilang liga at ito ang hindi nila parehong gusto kaya ang mga ligang ito ay nagtulungan upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Dagdag pa ni Sir Manny, sana maging aral ito ng mga basketbolista at coaching staff. Hindi kasi niya nagustuhan ang mga naririnig niyang feedback galing sa mga tao. Sa lahat ng sangkot sa pandaraya, sisiguraduhin daw niya na makukulong silang lahat. May kasama pang mga criminal charges ito. Ayon din sa MPBL chief, galit na galit talaga si Pacman at hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Papangalanan daw niya sa publiko kung sino-sino ang mga sangkot sa game fixing at betting na ito. Ang 0-18 record ng Sock Sergeant na ito ang nagtulak sa kanila na gumawa ng ganitong pandaraya. Pero, iginiit din ng Sock Sergeant na may pandaraya din daw naman sa ibang team. Kaya, patuloy pa rin ang investigasyon ng NBI. Dahil baka, mas madami pa ang makukulong kasama ang buong team ng Marlins. Tungkol pala sa game fixing na ito, naisabit din kasi ng ilang mga PBA fans
na meron ding pandaraya sa loob ng PBA. Naniniwala ka ba na may game fixing ang PBA? Naniniwala ka ba na may pinapabura ng mga referee sa PBA? Shoutout naman ako kay Arvil Tabuyan, Kabilog TV WhatsApp, Dennis Berhel, Henry Caligagan, Eugene Pardo, Angelo Inan, Marlon Brando, Rolly Mercados, Zin Juan, Comatool Channel, 1350, Nashville Sadhe, Earl Lobaton, Paul Ayres Rarang, Ray B. Dilupi, Scotty Tomso, Lemuel Sales, Francis Rubio, Francis Tatoy at Kai, Arman. Shoutout nga din po pala ako sa laging nakasubaybay na si Jason Encabo at Klang Klang. Maraming salamat po. Thank you for watching this video at salamat din sa pag-subscribe.